yung ano na doon. Ganda. Sino kasama mo dito sa bed? Ako lang. Off natin yung fan ng inaw. Off natin. Mag-isa ka? Mm-mm. Ay, mali yata. Hindi ba sad yun? May question ako. Oo. Nung bata ka ba, napalayas kayo sa bahay? Kaya meron kang obsession magkaroon ng super laking bahay? Hindi. Never ako napalayas. Pero there was a time super liit ba bahay lang ako. Nyo? Average lang na two-story. Oh, saan ka nagtampo? Kasi parang there has to be an explanation why ang dami-daming bahay at ang lalaki ng bahay. Siguro, we're so ano close family ties na yun ang maganda sa amin kasi yung magkakapatid na kunyari nagkasakit yung isa, kahit yung eldest namin nagkasakit sa States, yung tiga Manila, pupunta siya, yung ganun. Na yun ang gusto ko matutunan din ng mga anak ko. Na, hindi eh, may pinanggalingan na, to eh. Okay lang natanungin ko si ate. Ate Tessie, right? Yeah. Ate Tessie. Growing up ba, may pinagdaanan kayo na like hardship or something? Kasi... Di ba sa likod tayo? Di ba parang yun daw ang explanation minsan eh, na yung pag gusto mo talaga magkaroon ng bonggang bahay and all, at ang lalaki talaga ng bahay niya. Nung young ka, meron kang pinagdaanan na pain about a house. May nangyari bang ganun? Hindi naman siguro kasi, pero yung mother ko kasi talagang pinalaki kami na maayos dapat ang buhay namin, na paglaki namin, kailangan maganda rin ang buhay namin. Na-explain niya na. Yeah. I think ang isa kasi, parang we're seven. Pagka nag-asawa ka na, you have to leave the house. Yeah, parang the house. You must have your own you house. Own. Although sila, may mga kanya-kanya rin silang house. Pero ako lang talaga yung medyo parang ambisyoso na gusto malaki. Yun. Kasi ako lagi yung nagkukos. Kasi si Boy parati niyang kinukwento yun eh. Uh-huh. Na di ba ang dami niyang bahay? Oo. Uh-huh. At ang dami niyang things, ang dami niyang art, ang dami niyang ano. Uh-huh. And then I asked him, sabi niya na, kasi he grew up daw na ang liit ng house. Oh. Tapos, nung mag-a-Ateneo siya, namatay ang daddy niya, hindi niya napagpatuloy. Okay. So parang, ang tagal nag-rent lang siya. So until nung nagka-pera na siya, kasi ako, I was telling him, what are you gonna do with all these properties? You have a house that you live in, you have one in Tagaytay that you barely go to, you have one in Batangas, in Lipa, you have in Baguio, you have in Pampanga. And sabi ko, come on boy, magpakatotoo tayo, all those houses, maswerte na kung once every 2 months mo madalaw. What's the purpose? Sabi, sabi niya, hindi mo maintindihan kasi hindi yan ang kinalakihan mo. Sabi ko, okay. So, kaya ako nagtatanong sa'yo, gano'ng kadalas mo ito napupuntahan, yung totoo? Every Christmas, no? And siguro, Diyos, in a year... Diyos, ka mahal? Christmas lang? Every, in a year, siguro mga, kaya ng mga 5-6 times. Ganun. In a year. Mm-mm. Tapos ganito ka mahal, ganito kalakas ang maintenance. Mm-mm. Mahal ah. Yeah. But, kasi... Si Passion de Amor House ngayon, nagagamit mo pa, hindi na? Nakapunta ako recently. Kasi may dumaan na bagyo. I have to check the maintenance. Yun lang. Oo. Pero nag-stay din naman ako doon. Pero medyo, most of the time dito sa Baguio. Si Passion de Amor na house, yun naman, income generating na dahil nga nirenew. Yeah, ng BDS. Mm-hmm. Pero grabe, di ba? So, nanggaling yan because you were ambitious. Yeah, I believe so. Kasi nanonood ako ng mga lifestyle of the rich and famous. Talagang yun ang gusto kong parang lifestyle. No, na hindi lang basta ordinary. Nakita ko yung lifestyle nila, may mga yate, boat, yung ganun. Sa... May yate ka din? Meron. Wow! Siya. May yate ka? Taray. Saan? Manila Yacht Club. Toro. Maintenance din yun. Kaya ng mga 42 people. 42. Pwede rent na. Previous na naman. Car rent. Mas before, na mas bata ako. But now, may family na, medyo ano na. Bakit ikaw? Saan na yung mga babies ang nilagay mo? Wala pa sila na time na yan. Nang ano. Hindi na rin yan. Sorry ah, diretsuhin ko. Oo. Pag ano ka, pag mayaman ka, eccentric lang. Kakayaan ng lahat kasi mayaman siya noon. Kung iba yung gumawa niyan, ano ba yan? Mag-alakalan, di ba? Oo. Magkape nga muna. Pero pag successful, ibibigay mo talaga yung hilig, no?